Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa ating morning devotion, nais ko pong i-share sa inyo ang Philippians chapter 4, verses 19 and 20. Basahin ko po. But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Now unto God and to our Father be glory forever and ever. Amen. Share ko po sa inyo itong the promise of divine supply. Kalimitan po ang verse na to ay kiniklaim ng marami. Pero kung titingnan niyo po ang context ng ating binasa, ito po ay isang response ng Diyos sa mga taong nagbibigay sa Kanya. This is what God does in return for those who give gift to Him. Hindi po ito para dun sa mga non-giver. So, para po ito sa inyo na mga mapagbigay sa Diyos. May pangako po ang Diyos na divine supply para sa inyong lahat. Ang kalimitan, sinasabi rin nila, na ang Diyos ay nagbigay ng parang blank check na gamitin mo para sa kagustuhan mo. Hindi po ganun ang konteksto ng ating binasa. May limang bagay po na nais kong share po dito sa inyo para maintindihan po natin na ang Diyos ay nangako kung ikaw ay mapagbigay sa Diyos, nagagawa siya ng isang malaking bagay sa iyong buhay in return sa iyong ginagawa sa Kanya. Number one po, tingnan niyo po yung salita niyang my God. That is number one, personal. Si Pablo po ay may personal na knowledge patungkol sa attitude, character ng Diyos. Sa buong buhay niya po, nakita niya na ang Diyos bilang the greatest giver ay meron po siyang katuwaang makita ang kanyang mga nilalang nagbibigay sa kanya. And in return, masaya po ang Diyos na ibigay, ibalik sa mga nilalang niya ang pagpapala na binibigay nila. My God is a personal na gamit ng mga taong kilala ang Diyos, na ang karakter ng Diyos na to, kung kilala mo, hindi ka magkakait ng mga bagay na hinihingi niya sa inyo. Ito po yung salita ni Apostol Pablo. Kaya, kung kayo po ay may mabuting kalooban sa pagbibigay para po sa Diyos, may pangako po siya na divine supply para sa inyo. Dahil itong Diyos na to ay personal na magbibigay ng pagpapala sa iyo. My God shall supply. Dito po sa mga taga-Philippians, nakita niya kung paano sila nagbigay ng sacrificial giving. Kaya sabi niya, kilala ko ang Diyos na binibigyan niyo. Ibibigay niya ito in return sa iyo. My God shall supply. Number two po, hindi lang po ito patungkol sa personal. It is also about promise kapag ikaw ay nagbigay sa Diyos. Ano kung sabi niya, shall supply. Hindi po niya sinabi sa gramatikong salitang baka magbigay or might supply. Sabi niya po, very definite po ang salita, shall supply your need. Ito po yung pangako ng Diyos sa mga taong in return ay nagbibigay po sa Kanya. Kaya anuman pong bagay ibigay mo sa Kanya, ito man ay pera, ito man ay talento, ito man po ay oras, lahat ng bagay na ibibigay mo sa Kanya, isusupply niya po in return. Dahil sabi niya po si Pablo, I know my God. Gaganti at gaganti siya. Hindi siya pamapayad na hindi siya gumanti sa mga tao, mga nilalang niya na nagbibigay sa Kanya. Ibabalik niya ito. Sabi niya, shall supply. Sigurado po ang sinabi niya. Kaya may pag-asa po ang mga taong mapagbigay para po sa Diyos. We have a personal God. Pangalawa, mayroon itong pangako para dito. Pangatlo po, it speak also of provision. Sabi niya po, anong klase ang ibibigay niya? Sabi niya po, all your need. All. Hindi niya sinabing some of your need, but all your need. Pero sa konteksto po ng talatang ito, makikita niyo po, ang Diyos ang nagdidetermina kung ano ang need mo at hindi ikaw. Minsan po, ang definition ko ng need ko ay yung nakabase sa aking sariling pangunawa. Pero may mga bagay na akala kong kailangan ko, hindi ko naman po pala kailangan. Pero ang Diyos po minsan, hindi ko naman hinahangad, binibigay niya.
dahil para sa Kanya, iyon ang need ko. At yun nga po talaga ang kailangan. So God will supply all your need. Nagbigay ka sa Diyos, then He will supply all your need. Hindi niya po sinabing wants, kundi needs ang bibigay niya sa iyo. Yan ang provision na bibigay niya po para sa mga kailangan mo. Hindi ko po alam kung anong kailangan mo ngayon, pero pangako niya po sa iyo. Ibibigay niya dahil alam niya kailangan mo po ito. Allow Him to decide kung anong needs mo po. At ibibigay niya po for sure. Yan ay pangako niya. So hindi lang po provision, makikita niyo po rin po yung prosperity na pangako niya sa iyo. It speaks also prosperity. Ang sabi niya po kasi, according to His riches and glory in Jesus Christ. Yung needs po ay nakakonect, depende dun sa riches and glory na meron. So, ang langit po ay merong room of supplies na kailangan mo at kailangan ko. Nandun po lahat ang kailangan natin. Naghihintay lang minsan ipadala at hingin natin. According, so kung anong needs ang kailangan ko po at ibibigay ng Diyos, nakabase po yan doon according to His riches and glory. Kaya pala po may mga bagay na hindi sa akin binibigay ng Diyos dahil hindi ko kailangan. Walang hindi po ito ang inihanda para sa akin ng Diyos. At sabi niyo po doon, hindi lang po pera itong according to His riches and glory. Hindi lang po pera ang kailangan natin palagi. Sa buhay na to, kailangan po din natin ng joy sa buhay. Ang hirap po nagtatrabaho, niwala ang katuwaan sa puso. Madali kang mamatay. Kailangan din natin ng love. Kailangan din po natin ng forgiveness. Kailangan din po natin ng peace. Lahat po ito ay mga kayamanang nandun sa langit na nais ibigay sa atin ng Diyos na kailangan din natin. At marami pa pong iba. Sabi niya po doon, ang prosperity na bibigay sa atin ng Diyos ay mas malaki kaysa yung sinakala natin because this is according to His riches and glory. Lahat ng kayamanang nakastore doon, bibigay mo. Kaya sabi po ni Apostle James, minsan hindi mo natatanggap ito dahil hindi ka humihingi. At kung humi ka man, hindi tamang paghingi mo. Pero maraming nakastore na kayamanan para sa iyo, para sa akin, na kahandang ibigay sa araw ng Diyos sa atin. At ang panglima po, makikita po niyo ito. Makikita niyo yung purpose. Bakit nagbibigay ang Diyos at gusto niyo ibigay sa atin? Saan po yun? So verse 20, ang sabi niyo po doon, "Now, to our God and Father, be glory forever." It's about His glory po. Nagbibigay ang Diyos hindi dahil para sa iyo at para sa akin, dahil kailangan ko at kailangan mo. Nagbibigay po ang Diyos dahil gusto niyang i-demonstrate ang goodness niya sa iyo at sa akin. Nagbibigay ang Diyos para ipakita po sa mundong ito na mayroon tayong Ama na nagmamalasakit sa atin. Nagbibigay ang Diyos hindi dahil obligado siyang magbigay sa atin. Nagbibigay ang Diyos para makita ng lahat na marunong siyang mag-keep ng kanyang pangako at marunong siyang mag-alaga ng kanyang mga anak sa lupang ito. God shall supply all you need because gustong makita ng Diyos, maramdam at maramdaman ko na mahal nga tayo ng Diyos para malulahati natin siya. So every time na nagbibigay ang Diyos sa atin, nalulahati natin siya. At every time na binibigay natin ito, pabalik sa Kanya, binabalik niya rin uti. Nakita niyo po ang ekonomiya ng Diyos. We give, then in return, He gave. Pabalik po at ibinabalik din naman. For His glory. Ngayon pong umaga, tanungin po kaya natin ating sarili. Ano kaya ang mga kailangan po natin ngayon? Yung mga kapangailangan bang ito, naniniwala ka po ba na ibibigay sa iyo ng Diyos? Meron ka po magtitiwala na magsusupply siya ng pangailangan mo? Maari mo po bang pagtiwalaan ng Diyos sa iyong buhay? Na ang pangakong ito ay personal na pangako sa iyo at ibibigay niya yung marami po tayong need. Paniwalaan lang po natin ang Diyos ay marunong mag-supply nito. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pangako na isusupply mo ang mga pangangailangan namin ngayong araw pong ito. Nais namin ilahat sa iyo ang mga needs namin. Kayo na pong bahala, Panginoong, mag-supply. Alam po namin, alam mo kung anong kailangan namin sa aming buhay. Salamat po sa kabutihan mo. Sa iyo po lahat ng kapurihan sa pangalan na ay Panginoong Jesus. Amen.